Kumusta mga kabarangay? Coach Tim Cohn, may sinabi tungkol kina Gio Halalon, Scottie Thompson at Robert Bolli. Tara, pag-usapan nga natin to mga Cubs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pang mga videos. Shoutout nga pala muna kina Algie Benaobra, JJ Sibum, Hill Falseso, Freddy Alejo from Malolos, Bulacan, Ado Olaco TV, Kindos Locanias, Rudy S. Camiguin Jr., Roque Lavares, Edgar D. Lansing, Scout Ranger, Franz Shin Ripuela from Talisay City, Cebu. Maraming salamat sa inyong suporta mga Cubs. Yun na nga, naging maugo nga ang mga pangalan ng tatlong mga players na ito kamakailan lang, hindi dahil sa basketball court kundi sa mga kontrobersya sa kanilang personal na buhay. Una na nga dyan si Gio Halalon na ibinulgar ng kanyang asawa na nambababae daw ang Magnolia Guard nang ipakita niya nga ang screen capture na ito habang nagipag-video call daw si Gio sa kanyang side chick. Dagdag pa dito ay sinabi niya pa nga na meron daw abusive actions na ginawa si Gio kaya nga umabot pa sa punto na pinatulfo niya si Gio. Sunod na nga itong recently lang, si Bolik naman ang naging maingay ang pangalan sa mga social media nang i-post niya din ang picture na ito kasama ang babae na ito na nagangalang Cassandra Yu. Ngunit naging mainit nga lang ang sitwasyon at sumabog nga ang comment section sa kadahilan ng usap-usapan na baka nga daw break na si Bolik kay Abby Maranyo na karelasyon niya for 8 years. Ilang minuto pa nga lang nakalipas ay nag-share na ng mga cryptic post si Abby sa kanyang personal social media accounts. Ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa din sila parehas nag-i-issue ng official statement kung hiwalay na nga ba sila. Panghuli nga ay si Scottie. Bagong kasal nga siya ngayong taon kay Jinky Serrano pero bago nga sila ikinasal, matatanda ang nag-propose nga si Scottie kay Pau Fajardo na dati niyang girlfriend for 8 years. Ang pagpapakasal nga niya kay Jinky at ang pag-call off nga ng kanyang engagement kay Pau ay pinutakti ng kontrobersya. Pero hindi na nga natin kailangan panghalongkatin ang issue na ito. Halos lahat ng kabarangay ay alam na nga ito at lahat ng involved na tao ay mukhang nakapag-move on na din. Naglabas na ang statement si Pau sa kung ano man ang kanyang naramdaman sa nangyari at inako na din naman ni Scottie ang kanyang pagkakamali. Tapos ang kwento. Sa pagkakaparehas nga ng kanilang mga sitwasyon ay isang Twitter user ang nagpost ng meme picture na ito ng tatlong Spider-Man para ihaluntulad at isalarawan ang mga resemblance ng tatlong basketball player. Ang nakakagulat nga dito ay ang pag-like at pag-comment pa nga ni Coach Tim sa tweet na ito. Isang Twitter user ang nag-reply sa post at tinag pa nga si Coach Tim sabay tanong kung alam daw ba ni Coach Tim ang hidden meaning ng sarcastic meme na ito. Ilang minuto lang ay sumagot si Coach Tim at sinabing hindi niya nga daw alam at dagdag niya pa nga ang alam niya lang daw ay lahat ng tatlo ay crazy basketball players in their own way with crazy skills. Take note ha, naka-double quote ang salitang crazy sa kanyang tweet. At saka sabi niya pa ay gusto niya nga din daw si Spider-Man. Nakaka-amuse nga din malaman na ang seryoso at always game face na si Coach Tim ay game din makipag-interact sa social media pati na rin sa mga ganitong topic. Kita pa nga na nilike niya pa mismo ang post at kinagiliwan din ito ng ibang mga nag-comment. Yan nga mga latest na balita mga Cubs. Salamat sa pananood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat at magandang buhay, kabarangay!